Grabe oh. Yan, kukuha tayo. Uulamin natin. Ang ganito sila kalaki. Yan. Ganito kalaki na yung ating mga tilapia. Ito oh, lalaki. Yan. At least matikman natin at maulam. Yan. Hello, magandang hapon po sa ating lahat mga idol. So sa hapon na to, papakita ko po sa inyo yung aking ginawang circular pan. Literally circular dahil square po ito siya mga idol. No? Ito yung dalawa nating 3x3 na square na circular. Circular pan po mga idol dahil tinanggalan po natin ng mga edges. So instead po dyan na mag-square po yan sa dyan mga idol, pina-curve natin konti. Parang semi-octagon na rin po siya mga idol. No? Ayan, so kagaya nito, instead po siya na mag-straight po siya dito mga idol, yan, pina-curve po natin ng konti dyan sa dulo para magmukhang circular. Pero in ang original po talaga nito is parang square dahil circular na po ito siya. At saka ang height po nito siya mga idol, usually from dito hanggang sa floor is 4 feet po yan siya mga idol. At saka diyan po ang ating nagsisimula sa after 1 foot po mga idol, ang ating tawag niyan yung magiging semento para magiging panel type po siya. At saka 1 foot din po papunta diyan sa drainage yung kanyang tawag niyan, parang pabangin na style or funnel type yan. At saka dito din po ang ating ang PVC natin diyan mga idol is lalabas po siya dito. Ayan, dito yung ating water exit po mga idol. At saka mag-adjust pa po tayo dito ng drainage sa 50%. At saka yung 100% andyan sa baba. At saka dito yung ating adjustan siguro natin dito ng kanyang awasan or yung overflow. At saka andun yung ating mga kasamang panday po na tumulong sa atin mga idol na nagmamasa po sila. Ayan, dyan po sila mga idol. At saka good news po mga idol, tapos na po yung ating circular pan na dalawa. Ayan po mga idol oh. Yan, pwede na tayong makapasok dahil medyo matigas-tigas na to. Yan. So naka-funnel type na po siya mga idol. From doon magpupunta na po diyan sa pinakagitna yung ating drain. So hindi po tayo mag problema dito sa mga plaka at saka mga sludge. Ganon din diyan mga idol, papunta po doon. Kaway-kaway mga totoo mga inday. Hi mga idol. Ayan, so dito kayo ka sa fish pond partner, nagwa-waterproofing daw siya. So yes. So, para walang tagas. Oo, parang pond preparation, importante ganito. So, itong fish pond niya, meron ditong sahara, importante. So, 3 meter diameter. So, radius, so 9 square meters. Yes. Dalawang fish pond. So, ito, ano lang yung mixing niya, partner? Itong simento, tsaka itong, ano tawag to? Ewan, anong brand yan? Water type. Yan. So yan, so ito dito, hito dito. Ang tilapia doon sa kabila, ito dito, transfer. Tilapia dito, tilapia. Tilapia dito. Yun, so tilapia. Bioflock dito, bioflock. Bioflock para sa mga may tilapia farming, makasunod po sila Heat. So yan mga totoo mga inday, oh. Tingnan nyo mga idol. Para ano talaga, walang tagas. Yes. Importante, sure. Wag lang, pag naglindol partner, kaya ba ito kayang ipag maglindol? Pag nabiyak siya, harvest tayo. Great finger lace. Ayan, so dapat ito slope yung ano niyo panel type no. Yes. Ayan, oh, tingnan niyo pababa oh. Ayan. So dito yung butas niya. Oh, ba't parang may laman na to sa loob, baka mamaya dahon-dahon yan. Kaya niya yung ilabas no. Ayan po mga idol, nag-drain na po tayo ng ating binabad na tubig sa semento. At saka ito yung mukha ng ating circular na pan po mga idol, kung saan na pag umikot po yung tubig, ito po yung kanyang concept po. Diyan po sa gitna, usually ang ating sludge mapupunta. Hihigupin niya po yan siya mga idol. Ayan o. Oh. Ayan. Kung makita nyo, ganyan po ang pag-out po natin ng sludge. Kahit diyan lamang po yan siya lumalabas mga idol.
nagiging ganito po yung ating tubig. Ayan, hinihigop niya po pababa. So usually, kahit 10% na po yung madrain natin, yung atin pong sludge niyan is ubos na ubos talaga. Ayan o, para nag-iipo-ipo siya. Ganyan po mga idol kung funnel type at saka circular po ang inyong pan. Ayan. Effective po yan sa pag-remove ng mga solid waste ng ating mga isda. Ayan, wala pong gumagalaw ng tubig dyan ha, wala pong gumagalaw. Pero ganyan po siya mga idol pag funnel type. Ayan. So dito po lumalabas yung ating tubig. Yan, ito yung 100% drain natin mga idol. Ayan o. Yan, so nag-iimbudo. Hindi natin lapitan. Yan. Nag-iimbudo po siya mga idol. Umiikot po siya ng kanyang sarili lamang mga idol. Yan, sarili lamang niya. Yan, next natin i-drain. Dito din po mga idol. Ayan. So sa mga nagtatanong, very common po, paturo naman daw, sabi nila. Ito po malamang mga idol is square po, tinanggalan natin ng kanto. The same time, 3 feet yung taas dito sa pinakagilid, lahat po ng corner is 3 feet. Pero dyan sa center po is 4 feet po ang lalim dyan dahil naka-funnel type po mga idol. Ayan. Tumutunog yung pag-vacuum po niya mga idol. Ayan. Ayan, ganyan yung tunog ng pag-vacuum ng tubig. Yan. Ganyan ang kaliit, okay na yan. Pero damihan lang yun, o. Damihan lang natin. Damihan lang, damihan. Ayos po. El Manoy, Oscar. Matibay na yun sila pag malaki na. Tama na pre, gato yung dumadaan mo pre. Sugusog na pre ba? Ha? Sugusog, igop siya na. Sinay dito pin. Lang sa pinakababa ang marami. Kasi dito yung sludge. Ayan. So yan ha, mga totoong mga hinday ha. Nakadrain no? Oh. Bilis oh. Oh. Tingnan nyo. Wala na agad. Wash out na, wash out. Wash out mga idol, wash out mga idol. Ayan, ayan, ayan. Importante dyan mga wash out yung mga dumi dyan. Oh, sinarado mo na pre? Oo. Oh. Okay. Kasi ano na tayo? Iyan oh, hindi nakuha oh. Ito. Ito na yan. Okay na yan? Matidrain na yan siya? Oo. Sige. Mag-refill na tayo kasi on 15, nalagyan na natin dito ng tilapia fingerlings. Ayan, sa 15 maglalagay okay. Na. Sige. Yan, yan, yan. At ayos. Ito ating pinalagay dito. Yan. Yan. Yan, yan, yan. Yan. O, patpatabingi. Palpagin mo kaya doon. Okay na yan. Hindi lang mata. Ay, hindi. Tibay na. Tibingi ba? Palpagin mo siguro dito. Hindi na, siguro. Baka mahirapan tayo magkuha sa susunod. Okay lang yan. Basta wag na silang pumasok dyan. Pre, bahala na mahirapan ka magtanggal sa loob. Importante, hindi matanggal to pag natanggal to. Hindi na yung matanggal nila. Eh. Ito yung pag-check natin. 14-in-1 Regent Strips for Water. Mas maganda po. Instead of TDS po ang bibilihin nyo, mas maganda po itong bibilihin nyo. Yan. So, kagaya ngayon, magkuha po tayo ng isang strips. Yan. Yan, isasaw-saw lamang natin sa ito sa tubig after a second. Doon kaya natin test try, doon natin test try. Dito sa nawasa mismo. Bakit sa nawasa? Doon na lang sa fishpan mo. At least makita nila may chlorine pa talaga. Ah, sige, sige, sige. So ganun po ang pag-reading nga dati kasi ganyan ang reading ko mali. Pag ito no. Yan, papel-papel. Yan, basahin lamang ilob. Natin 'yan. Ilob-lob, ilob-lob. Yan. Tapos antayin po nating mag-react 'yan diyan. Yan, yan, mag-react siya. Maya-maya pwede na po natin siyang i-reading. Mga 30 seconds to 1 minute. Ayan. Pwede na po yan siyang ma-reading. Mabilis lang pala. Mabilis lang. Magkano bilhin yan? Magkano bilhin yan? I think 350 to 400 dito siya sa online. Lazada. Ilang piraso? Ilang piraso? 400 piraso. Ayun, matagal-tagal na maubos. Parang 4 pesos ang isa nito. Ayun. O, so yan ha. Yan. 30 seconds to 1 minute lang. Pero ito is advisable kung yung mga nag-check pa lang kayo ng tubig sa area nyo. Mm. At least, marami kayong ma-ano eh. Ma-check nyo yung lead content, copper content, iron, chromium, sulfite, free chlorine, bromine,
nitrate, nitrite, mercury, fluoride, at saka hardness, and the same time may pH at saka total alkalinity. Ayan. So yan, pwede na ba yan? Pwede na po ito. Pwede na ba? Ayun, nag-violet, nag-ano na isa? Na siya, oh. Nag-change color na, oh. Nag-react na siya. Okay. Ayan, so... pag nagbasa ka, pabaliktad. Ang reading natin, pag ganyan siya. Sige. So, basahin natin. Kasi pabasa. Ah, sige lang. Ayan, ayan. Ayan. So, alam po, ang lead niya is 0. Copper is 0. Makita ba? Makita, kita, kita. Iron niya is 0. Chromium niya is may kunting 2. Kasi okay ang 0 is 2. So, medyo 1 siya kasi medyo pinkish. Sulfite niya is 0 kasi brown siya. Ah, ano tawag yan? Parang blue. Blue. Free chlorine niya, ayan, 0.05 ang chlorine niya. Ito. Ito ang kanyang reading. So, mayroong chlorine pa yan. Kunti, oh. Bromine niya is 0. Ang nitrate niya is nasa 25. Plus? Nasa 25. Pero, iwan ko lang ako rito. Usually, dapat walang nitrate. And then, nitrate niya is 0. Mercury niya is 0. Fluoride niya is nasa 0 din ang fluoride niya. The same time, ang hardness niya is nasa 50. So, normal ang 50 to 125. The same time, ang pH niya is nasa 7.2. Maganda, maganda. At saka total alkalinity niya is nasa 120. 180 to 120. Yan, magandang hapon po sa ating lahat mga idol. Ngayong araw po mga idol ay ituturo ko po sa inyo ang paggawa natin ng ating aerators dito sa ating biflock pan. Kung saan, bago na naman po ito siya mga idol. So, dito po ang ating aerator is LP100 po mga idol. Ayan, ito po kasi is wala po tayong diaphragm. So ngayon is gumawa po tayo ng diaphragm. D4 po ito siya na PVC. Ngayon nilagyan po natin ng cap niya mga idol. Yung cap niya pala mga idol, binutas po natin. Ayan. So dapat sakto lang po talaga yung butas niya na walang magtagas na hangin yan. Hangin dyan. At the same time nilagyan natin ng epoxy dito mga idol, oh, para hindi siya lumabas yung hangin. At kakabit po natin dyan. Dahil yung hose ng ating aerator, ilalagay po natin dyan. So, maiwasan po natin yung backflow ng ating malakas na hangin or air pressure mga idol dahil dito po siya mag kukompress. At the same time, mas maganda po yung buga niya. Ngayon, dahil dalawa yung ating pan, yan kasi is ililipat natin dito. Ayan. So, mayroon tayong control dito mga idol na on and off. Ayan, pang control natin. Nalagyan lang po natin dyan ang elbow papunta dyan sa kabilang pan. At the same time, yan po mga idol. Oh. Yan. Dito may another elbow na naman po mga idol, papunta dito na pan. Ayan, parang ganyan po. Ayan, so kung dyan po ang ikot po ng ating tubig is clockwise. Yan o, clockwise po yan siya mga idol dahil sa ating discarte sa metal air diffuser. Dito naman, susubukan naman natin ang counterclockwise mga idol. Ayan, medyo tipid po dito sa metal. Ayan, sa mga bumibili kasi ng metal air diffuser, piliin nyo po yung 12 by 25 mm. So ngayon, ang ating pag-setup mga idol is from dito po mga idol, itong ating 1/2 na PVC, yan maglalagay po tayo diyan ng ano tawag nito, letter T. Ayan, tapos ilalagay po natin yung matala natin diyan, kukunik po natin para maghigpit po siya mga idol, walang leaking na tubig. Ayan, hangin pala, sorry. And then dito na side 2 feet po yan siya mga idol. Ayan, dito yung ating matala air diffuser. Ayan. So then, hose na po yan siya mga idol. Dapat po, meron po tayong at least 8 or 9 mm na kabilya. Ito po siya mga idol. Dahil kapag wala po ito, lulutang po kasi itong ating matala at saka itong hose. Dahil hangin po ang laman. So dapat meron po yan. Ayan, hanggang dyan. Paikot po para lulutang po yan siya. So ngayon, bakit dyan po nakaposition yung ating matala air diffuser? So, ang rationale po niyan mga idol, dyan po lalabas yung hangin, the same time tatapon ng malakas dito yung ating tubig. So, kapag tinapon dito mga idol, yan, meron din ulit na hangin, tatapon niya po yan dito. Yan. Doon po, tatapon niya rin po dito. At the same time, ito po is tatapon. So, ang ending yan, yan, tapon doon, yan, tapon doon, yan, is tapon dito, ito is tapon dito. Ang ending, iikot po ng counterclockwise ang ating tubig dito. So, ipapakita ko po sa inyo pag nilagyan na po natin ang tubig. Yan. So, yan mga idol. Yung ating PVC po kasi dito banda is medyo maliit lang or konti
yung mga butas. Ayan, kaya dito sa pinaka-center, mga idol, yung pinakababa mismo, yan, dinamihan na po natin ng butas, mga idol. Ayan. So, bari na po yung gamit natin pang butas, mga idol. Detress na bako itong gamit natin na barina. Yan, masyadong madami na po dyan banda, mga idol. Oh. Yan, dapat sobrang dikit po, mga idol, ha. Yan, damihan nyo po ng butas. Mga ganyan, para makakuha talaga siya ng mga sludge banda, mga idol. Oh. So yan, medyo madami-dami na yung ating tubig konti. Yan, ito po ay nilalagay po natin sa pinakagitna, mga idol. Ha. Ito, tingnan nyo yung pinakamaraming butas. Dyan po na natin siya ilalagay. Hindi po yan siya fix dahil nabubunot-bunot po yan siya, mga idol. Yan. So yun yung pinakamaraming butas, mga idol. Oh. Yan. Kasi usually dito yung mga sludge sa pinakailalim. Yan. Ito, konti lang naman itong makapunta dito. Kukuha na lang siya ng pressure dyan. Ayan. So higupin niya yan pag binuksan natin doon sa labas, mga idol. Hello, welcome back ulit sa ating lahat, mga idol. Ayan, so meron na po tayong tubig pa konti-konti dyan, mga idol. So ito na yung result ng nilagay nating irritors, mga idol. Yan, kung saan dyan lamang na portion po, mga idol, ang mayroong matala air diffuser. Kasi itatapon niya po yung tubig papunta dito. Yan, the same time, dito na portion, papunta po dito siya, mga idol. At saka ito po na portion, mga idol, yan. Kung makikita niyo po, tinatapon niya po yung tubig papunta doon. Yan, the same time, yun ang pinakalas natin, mga idol, tatapon niya po papunta dito. So dito na design po is counterclockwise po yung ating pagpapaikot ng tubig. So para maintindihan niyo po, mga idol, halimbawa ito po lalagyan natin ng dahon, itatapon niya po yan papunta dito, mga idol. Yan, pagdating dito, tingnan niyo po. Yan, itatapon niya rin po papunta doon, mga idol. Yan, kukunin din natin ulit yan mamaya, mga idol. Yan, sample lamang po yan para makita niyo. Tingnan niyo po. Another irritor po yan siya, mga idol. Yan, itatapon niya naman po ulit papunta doon ang ating tubig. Ayan, pagdating doon, mga idol, ayan, dahil mayroong irritor naman doon malakas, itatapon niya ulit dito papunta ang ating tubig. Tingnan niyo po ang flow ng ating tubig, ah. Yan, oh. Dahil meron dyan, itatapon niya ulit dyan, mga idol, papunta dito. Ngayon, dumating ulit dito, tatapon niya ulit papunta doon. And, paulit-ulit lamang po yan siya na circle po, mga idol. Ayan, ulit-ulit na umiikot yung tubig. So dito po na system sa tinuturo natin, mga idol, sa Bioflac, hindi na po natin kailangan ng air lifter para po umiikot yung ating mga tubig. So gamit lamang po ng matala air diffuser. Ayan, mga idol, oh. Yan, nagbabubbles na yan. Yan, matala air diffuser natin yan. Gamit lamang po yan siya, mga idol, kaya na po nating paikutin yung ating mga tubig. Ayan, oh. Yan. The same time dyan, mga idol. Yan. So sana nasundan nyo po, mga idol, ha. Kasi ang concept po dito, kapag umiikot po ng umiikot, yung ating tubig, mga idol, dahil naka-funnel type po ito, yung mga sludge po, dyan po yan siya sa pinakagitna mag-stay. Ngayon, kung nag-stay po siya dyan, mga idol, halimbawa every 2 days or every day po kayo nag-open po dito sa ating drainage, isang balde lang po yung kinukuha natin, mga idol, dyan. Yan, kung isang balde ang kinukuha natin dyan, mauubos na agad yung mga sludge po dyan, mga idol, na madrain. So hindi na po natin kailangan ng seedling tank. Yung iba kasi, mga idol, medyo social, naggagamit pa ng seedling tank. Okay naman po yun siya, mga idol. Ngayon nga lang, economically speaking, hindi po siya ganun ka, ano, kasi ano po kasi yun siya, kakain po kasi siya ng kuryente. So you need another tawag niyan, submersible pump para lamang sa iyong settling tank para ma-settle down doon. For dito, isang balde lang po ang tinatanggal natin halimbawa every morning kasi umiikot na nang umiikot yung ating tubig. Ayan, so mas malakas kasi dito ang irritor natin, mga idol, dahil medyo mababaw pa yung ating tubig. Ayan, kung makita nyo po, mga idol, ayan yung ating biflock pan kasi inopen natin sila pariho. So medyo short pa tayo dito ng hangin, babalance pa natin. Halimbawa, i-close po natin ito. Yan, titingnan nyo po, mga idol. Yan, ang dito na design po, mga idol, is clockwise naman. Ayan, dito, kung dito is counterclockwise, dito po is clockwise yung design natin. Titingnan nyo po, mga idol, ha. Ayan, o.
Doon na may pinakamalakas. Ayan, tatapon niya po doon. Ayun, natanggal nga yung malakas doon eh. Pero dito may malakas naman po mga idol. Ayan, lalagay niya dito. At the same time dito, medyo humina. Kasi ginalaw natin from doon kanina kasi yung ating aerator. Ito siya, yung PVC natin, nilipat natin dito kaya medyo nagalaw. Pero ang hinding po niyan mga idol is umiikot pa rin yan siya yung ating tubig. No? Ayan mga idol, so ito na yung ating aerator na ating probiotics, yung aqua nitrifying bacteria po mga idol na binili po natin sa Lazada, yung Orobiotics aqua nitrifying bacteria. So ito compost po, ito na siya naman, nasa 14 po na mga strain po ng mga beneficial bacteria kasama na yung mga nitrobacter at saka nitrosomonas. Pero dito po is once lang po kasi tayo nagbabad ng ating fish pan dahil po mahal po yung ating mga tubig sa nawasa po mga idol, lalaki po yung ating bill. Kaya po mga idol, after 5 days po, pinakawalan natin ng tubig at saka ito yung sikan na tubig po natin mga idol 2 days ago. So wala na po itong chlorine. And the same time, ititreat na yung natin yung ating tubig. Itong isang galon po mga idol is nalagyan natin ng 5 grams na aqua nitrifying probiotics, yung odor fixing probiotics po mga idol, at 1 kilo na molasses. Pero kalahati lang po ang ilalagay natin mga idol, binawasan po natin dahil baka mag-overbloom po dito yung ating mga probiotics. So at least 2.5 equivalent po nito at saka kalahating kilo lamang po na molasses. Yan, dito natin sila ibabagsak mga idol. Yan, ganyan po mga idol. Ayan. Yan, so molasses po yan nagpapakolor mga idol. Yan, so magmumultiply po yung ating probiotics dito. Ayan, from clear. Ganyan na po siya. So ito yung nagsisilbing treatment na rin natin sa simento mga idol. Pero bukas po, magkakaroon na po ito siya ng colony dito. At least yung mga tilapia fingerlings po natin is mayroon na agad silang makain ng mga flak. Pero hindi po kailangan nating damihan ng lagay dahil pag nag-overbloom po mga idol, possible din po na magkaklag po ito sa kanilang mga hasang. Correct me if I'm wrong po mga idol dahil fingerlings lamang po yung mga tilapia natin. Ayan. Hello po mga idol. Ayan, so nakarating na tayo dito sa ating fish pan kung saan magpapakawalan na po tayo nitong 4,000 tilapia fingerling sa ating Bioflok technology na gagamitin sa ating pan. Ayan, kung saan meron na po tayong 2 days po mga idol na nagpo-culture po tayo dito ng ating tubig using probiotics na aqua nitrifying probiotics ng Orobiotics mga idol. Ayan, at saka ito yung ating mga fingerlings. Ayan, isa po sila mga idol. Yung sizes po nito is nasa 14 to 17 daw po mga idol. Ayan, so may mga colony na yung ating Bioflok pan. Ayan, maya-maya is ready na natin itong pakawalan para makapag-adjust lamang po sila at least 5 to 10 minutes po mga idol from nilagay po natin sa pan, magkaka-adapt po ito siya ng temperatura sa pan. Ayan. So bubuksan po natin. Maraming salamat pala sa Cardis Aqua Farm kung sa nag-sponsor po sa atin ng fingerling sa tilapia. Papakawalan po natin sila mga idol. Bubuksan po muna natin bago papakawalan lahat. Ayan, at saka yan po mga idol. Magsisimula po tayo sa day 1 po natin dahil kahapon po natin ito siya nilagay. Maglalagay po tayo ng pagkain sa ating mga tilapia. Ayan po sila mga idol. Ito yung ating mga tilapia. Makita ba? Yan, yung ating breed po ng tilapia is Improved XL po mga idol from Cardis Farm dito sa Pulunuling, South Cotabato. At saka po mga idol, ito po is hindi po siya uniform na size pero mas maganda po ito. Meron pong 14 to 17 po ng mga sizes. Ayan o, kasing ganyan kalaki po ng kamay ko mga idol. Ay, gutom na po sila. Kinakain na nila yung kamay ko. Ay, nakakatuwa. Ayan o. Hala, ang bait naman nila. Ayan. So dito po mga idol, ayan na sila. Oh.
Diyan na sila mga idol. Wala, hindi sila natatakot sa tao. Sanay sila sa tao. Ayan, gutom yan sila naghihingi ng pagkain. Ayan po mga idol. So, dito po, from the day na hindi po tayo pa naglagay, 3 days ago, naglagay po tayo ng probiotics natin, yung urobiotics, nitrifying probiotics po mga idol, kung saan meron po itong nitrosomonas, nitrobacter, and other 14 strain po ng mga beneficial bacteria. Ito po yung niloload po natin sa ating pan, kasama po ang molasses, para po sa ating bioflock technology. Ayan, so abangan nyo po mga idol. At saka ngayon po, magpapakain po tayo ng ating fry mash. Wala po tayong nabiling fry booster. So, baka bibili pa po tayo dahil wala tayong tinda. Subukan po natin magpakain ngayong day 1 after 24 hours po mga idol na sila po ay... Alo, ang takaw nila. Nilagay natin dito. Ayan. So, magkain kayo. Magkain. Paano ba yun makikita sila? Ayan po sila mga idol. Ayan. Hey! Ang takaw nila. Malaki sila tingnan sa camera pero maliit lamang po yan sila mga idol. Ano? Bakit mas gusto nila yung kamay ko? Kinikit-kit nila. Wala namang lumot yung kamay ko. Mas gusto nilang kamay ko kasi sa primas. Tunto. Magandang umaga mga idol. So, update dito sa ating tilapia. Sad to say. Namatay po talaga silang lahat mga idol. Ayan po. So, nagpakawala po tayo ng tubig mga idol to check kung may buhay pa po. Pero, sad to say, iilan na lang po yung buhay na tumatakbo mga idol. Sobrang konti na rin ang ating survival. Ayan, kung mapansin niyo po yung gumagalaw doon sa gilid mga idol. Yun na lang. Ilan I think, hindi pa nag 1% yung mga nabuhay dito. Sad to say. Ayan mga idol, so kahapon po is umalis po kami ng bahay. Ayan, pumunta po kami ng Jensa ni Mrs. At saka kampante naman po ako mga idol na maganda ang panahon kahapon. Pero biglang nagkulimlim po mga idol. Ayan yung ating mga tilapia po is walang problema po sa ulan dahil may bubong po dyan mga idol. Yan, kahit pa ulanan po siya ng malakas, hindi po problema dahil hindi po siya mababagsakan ng ulan. Ayan, so pagdating po namin dito kahapon sa bahay is katatapos ng malakas na ulan pala mga idol. Ayan, so ang tanong bakit nagkamatayan yung ating mga tilapia. Ayan, so nag-drain po tayo dito kahapon. Ayan, patay pa rin po sila mga idol. So yun pala, only to find out mga idol, during malakas na ulan nung wala po kami dito, nasa Jensan po kami, nag-brown out po pala. Yan, may mga gumagalaw, iilan na lang po yung buhay dyan mga idol. Sobrang kunti na lang. Ayan. So nilalangaw na yung ano natin. Kagabi po, pagpunta po natin dito kagabi, may start na pong namatay iilan. At saka nakabukaka po yung kanilang mga bunganga. So meaning kulang po siya ng dissolved oxygen. So during brownout po mga idol, yan po is hindi gumana. Ayan. Meron po tayong solar na source ng tubig, ng kuryente po mga idol. Pero ang problema, walang tao dito sa bahay. Hindi din na switch on ang mga ito mga idol. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat mga idol. So ito na po yung ating chicken butt sa ating tilapia mga idol sa ating bioflock farm or bioflock pond mga idol. Ayan, kung saan meron tayong mahigit 2,000 na tilapia fingerlings mula sa Cardis Aqua Farm po mga idol. Sponsored po nila. Maraming salamat po mga idol. So, sa mga gusto mag-avail po ng tilapia fingerlings dito po sa Pulunuling, South Cotabato po sila mga idol. So, they deliver po all over Mindanao. Meron po silang mga breed ng Ibest. Meron silang Excel at saka Improved Excel po mga idol. Ayan, so napaka-quality na kanilang mga fingerlings mga idol. Makikita niyo po mga idol. Oh. Yan yung ating mga fingerlings na ilalagay ngayon dito sa ating bioflock. At saka ito yung kanilang contact number po mga idol, ang Caldes Aqua Farm. Sa gusto mag-avail, 0948-051-4055. Ayan, 0948-051-4055. Yan po yung kanilang contact number po mga idol.
At saka pwede nyo pong masubukan yung kanilang tilapia. Ayan, so sila po ang nagbigay sa atin mga idol. At saka sa first natin, sila din nagbigay. Ayan, ito na yung ating tilapia. Pwede na natin pakawalan konti. Sana wala pong mamamatay. Titingnan po natin kung mag-week po ito sila. Magbibigay po ako ng update mga idol. So mababaw lang yung level ng ating pan. At the same time, mayroon tayong aerator nakapaligid po mga idol. Ayan, so ganda lang tingnan, oh, may ikot sila. Oh. Hello, welcome back po ulit sa ating mga idol, sa ating YouTube channel. At saka ngayon po is update po sa ating tilapia na nasa 35 days na I think ito. So yan po sila mga idol, nagaantay ng ating pagkain. Dito kasi hindi niya kita dahil medyo against the light. Ganyan na po kalaki yung ating mga tilapia mga idol. Oh. Yan, malalaki na po sila mga idol. Yan, kung mapansin nyo po, yan, sana makita sa ating zoom, camera zoom. Yan, sa cellphone natin. Kaya na po sila mga idol. Ayan, kagabi po, kitang-kita po silang lahat kagabi. Sobrang dami po nila. Yun nga lang mga idol, ano po kagabi, mahina yung ating live. Magandang hapon po mga idol. Ayan, so sa hapon na to, nagpakawala po tayo ng tubig mga idol dahil parang meron tayong nakitang hito dito mga idol. From kabilang pond natin, nilagyan na po natin ng hollow block dyan. Pero parang may nakatalon dito na hito. Kaya for verification, tinatanggalan natin ng tubig. At saka ito yung ating tubig. Nag-drain po dyan mga idol. Oh. Yan. Che-check muna natin dahil pag hindi po natin na-check itong tilapia natin is maubos talaga ng hito dito yung ating mga tilapia. At the same time, tatanggalin natin yung mga ito, ganito mga idol. Yan, na-decompose dyan, mga dahon from another avocado po dito sa ating area mga idol. Yan o. Oh. Yan, ito pa. Yan o, oh, malaki. Ayan, siya palang tumira ng ating mga tilapia. Yan. Kanina ko lang talaga napansin. Hey, tatlo na ata sila. Problema talaga. Tatlo po silang umaaligid-aligid mga idol. Yan. Tatlong hito na nakikita ko. Yan. Sila mag-uubos ang ating tilapia. Yan o. Oh. Yan. So, ibabalik. Yan. Ang laki na ng hito. Hayupak talaga o. Oh. Ang laki niya na. Yan. Dito ka, dito ka, dito ka. Dito ka. Ay! Sa wakas, nakuha siya. Hayupak na hito. Napakalaking hito. Ay! Tiraduro siya ng... Ay! 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 Tumalun pa talaga. Hayupak. Tumalun pa talaga. Mahuli ka rin mamaya. Siya yung mga tirador ng ating tilapia. Ayan, makuha talaga yan siya mamaya. Ayan, sana ba yun siya? Ayan, puro tilapia po yan mga idol o. Yan. Ang dami. So dito sa ating 9 square meter po na ano mga idol na pond. Yan, nagpakawala tayo ng nasa more or less 2,000 na fingerlings ng tilapia. Tingnan mo ang laki ng mga tilapia natin. Yan. Ang tiyan niya malalaki. Meron pa dito mga 6 rivers. Tingnan natin, oh. Ganito kalaki na yung ay tilapia natin. Kita natin mamaya, mahuli natin. Yan, andyan na yung ating mga tilapia. Sobrang dami. Pero unahin muna natin yung mga hito natin. Hulihin. Ano ba yun sila? Ayun oh. Napakalaking hito oh. Yan, pasok ka dyan. Pasok ka, pasok. Napakalaking hito. Tirador ng ating mga tilapia. Kayo pa ka. Yan, isa ito sa mga kumain ng ating tilapia mga idol. Ang hito na to. So ibabalik natin siya dito. Yan. Yan. Isa pa lang. Yan. Parang tatlo ang nakita ko eh. Yan, saglit lang mga idol. Ipo-post muna natin dahil i-close muna natin yung drainage natin. Yan. Ayan mga idol, na-close na po natin yung ating drainage. Ito na yung ating mga tilapia. Grabe, sobrang dami. Yan. Yan, ganito na yan. Isuli mga sizes nila mga idol.
isa't kalahating buwan dito sa ating Bioflac Technology. Yan. Ito yung mga 6 reverse tilapia, mga idol, oh. Yan, iba po yung taba ng tilapia sa Bioflac. Yan, basa na yung camera natin. Yan, ganito, oh. Yan. Ito, malaki na, mga idol, oh. Ganito nakalaki, tingnan nyo po. Ito yung mga malaki natin. Ay, may, nandun ang hito, oh, tumatakas. Ganito kalalaki yung mga average ng ating tilapia. Yan, oh. Yan. Grabe, sobrang ganda po, mga idol. Napakabilis pong lumaki ng ating mga tilapia sa Bioflac. So, ngayon po is 6 weeks from date of culture. Tingnan nyo po, mga idol, ha. I-proportion nyo po yung tiyan ng ating tilapia. Grabe, sobrang taba. Oh. Sobrang ganda ng mga tilapia natin. Yan, sobrang laki ito yung hito na yan. Hayupak to. Hayupak talaga itong hito na to. Yan. Diyan ka muna. Uy, dito na yung mga hito. Dalawa. Hindi ako marunong mag-ano. Dito ka muna. Marunong mag-huli. Yan ang ating hito. Pangalawang hito. Hello, magandang hapon po sa ating lahat, mga idol. Ayan, update ulit tayo dito, mga idol. At saka ngayong hapon, ituturo ko po sa inyo paano po ako nag-ferment ng aqua maintenance. Ayan, probiotics po natin yan siya, mga idol. Mix po sa ating feeds na pinapakain sa isda. Ayan, so dito yung ating feeds, mga idol. Ayan, Oceanis na grower po yan siya, mga idol. Tilapia. Ayan, so kailangan po natin, mga idol, itong urobiotics, tubig, at saka ito na yung feeds natin. So yung feeds po natin, mga idol, is nasa 2.5 kilos dahil kalahating kilo pa po itong ating timba. Timba ba ang tawag dyan? Yan yung lagayan, yung plastic. Ayan. So ang ratio po nito, mga idol, sa pagtitimpla dito sa aming version, itong urobiotics na aqua maintenance, good for digestion po ito. 5 grams po nito siya, mga idol. Ayan, imimix sa 1 liter na tubig. The same time, ang ratio niya po is 4 kilos na feeds ang ipagmixan. So ngayon, dahil 2 kilos lamang po ito siya, mga idol, gumamit po tayo ng 500 ml lamang na tubig at kukuha po tayo dito ng nasa 3 grams estimated na probiotics na aqua maintenance po yan, mga idol. So meron po nitong available sa Shopee, meron din po sa Lazada. Ang ano po nito, mga idol, ang pinaka-legit na seller is yung Urobiotics Official. Ayan, doon na bibili. Urobiotics Official, doon po kayo bumili, mga idol. Ayan. So ang gagawin natin, mga idol, ayan, mayroon tayong ditong parang palanggana, malinis na palanggana, dyan natin nalagay yung ating tubig. Mas maganda kasi na pagmixan dyan. Ayan, tapos kukuha po tayo dito at least 3 gram, kahit 5 grams po, mga idol, lang problema, walang overdosage po ito siya. Ayan, ito yung mga estimated natin, 3 grams na probiotics. Ayan, so mix natin po dyan sa tubig, mga idol. Yan, ganyan lamang i-mix. Yan. Meron po talagang portion na hindi matutunan, mga idol. Normal lang po yan siya, mga idol. Yan. So, after nyan, mga idol, ilalagay na po natin itong 2 kilos na feeds. So, 3 gram nito, mga idol, plus 500 liter na tubig. Yung tubig po, unchlorinated, mga idol, ha. Huwag po kayong kumuha sa fish pan or kahit saan po. Dapat walang chlorine. Naiinom po siya na tubig, mga idol. Ayan. At saka, ilalagay na natin itong ating feeds. Yan. Paghaluin natin, mga idol, gamit ang ating malinis na kamay. So, dapat nakapaghugas po tayo. Ayan. Imimix natin yan siya, mga idol. Marami pong nagtatanong, sir, after ba pag na-mix, pwede na ba siyang ipakain sa isda? Ayan. So, pwede naman po, mga idol, pero hindi po namin ina-advise. Mas maganda po na mag-multiply muna yung mga beneficial organism natin dito for gut ng ating mga tilapia, hito man, or iniisda para dumami po sila. So, ang advice po namin dito, ma-ferment po siya at least 8 hours po. Ayan, kapag na-ferment po natin 8 hours, mag-multiply times 2 yung ating probiotics, mas maganda po kapag na-digest ng ating mga isda. At the same time po, mga idol, ayan, mag-expand na po ito siya ng konti. So kapag nag-expand po siya ng konti, mas maganda po siya, mga idol, ibigay sa ating mga isda. So ma-avoid natin yung overfeeding, mabilis yung digestion, mga idol. At the same time, absorption ng nutrients, mas maganda po. Yan, malapit na.
Ayan. So after nito mga idol, mamix natin. Ayan. Dapat po ibalik po natin ito siya dito at saka itakpan ng maigi. Ayan, post ko muna mga idol kasi hindi ko kayang maglagay doon. So ayan mga idol. So ibabalik po natin ito siya. Dapat po silyado po siya mga idol, 8 hours po. Mas maganda po kasi yun din naman yung purpose ng fermentation natin na mapag-grow natin yung mga beneficial organism. Sa mga nagtatanong po mga idol, ayan, pwede po ito kahit hindi maubos sa ating pakain sa ating mga isda, man, tilapia or hito. At least dapat 48 to 72 hours makonsume na po yan siya mga idol. So wag pong ilagpas sa 3 araw mga idol dahil mag-start po ito siyang magkaamag. So baka makontaminate na po siya mga idol. Kung hindi nyo po maubos, mas maganda pa ubos nyo within the day or within 2 days mga idol. Mas maganda. Huwag lang po lagpas ng 3 days po. Ayan. So after nyan mga idol, yan, babalik na natin yung takip niya at saka antayin po nating mag 8 oras bago ipakain. Yan yung ating na ferment. Ayan. At saka kaninang umaga, nag-ferment na rin po tayo mga idol. Ayan. Ito yung ating na-ferment mga idol. Tingnan nyo po. Ayan. Ayan. Maganda na po siya. At saka, ready na po nating ipakain sa ating tilapia. Pero bago yan, iligpit muna natin to. Baka malaglag. Ayan. So, ito po yung sa feeds mga idol. Aqua maintenance. Aqua nitrifying naman yung probiotics na nilagay natin sa tubig. Ito po yun siya mga idol. Oh. Magkaiba po ito siya mga idol. Ayan, bali dalawa yung probiotics na nilagay natin dito. Ayan. Tsaka ito na. Papakainin na natin yung ating mga tilapia. Tilapia. Ayan, andyan na sila. Nag-aantay na ng pagkain natin. Krrrting! Parang manok lang. Ayan yung ating mga tilapia. Ayan o. Oh. Ayan, ang baba-baba lang. Nag-aagawan na sila. Kapag kumakain po yung ating tilapia with the fermented probiotics, napakaganda po sa kanilang gut system po mga idol. Ayan, hindi sila. Oh. Grabe, ang dami nila. Oh. Ayan. So ito yung ating feeds na ferment with probiotics na aqua maintenance. Mas maganda po. Kasi mas maganda yung absorption ng nutrients kasi parang nakayakot kumbaga yung ating mga isda ko sa tao pa mga idol. Ayan o. Ayan. Ayan. Sobrang lakas po nila kumain. Siguro ito yung mga dahilan mga idol bakit mabilis lumaki yung ating mga tilapia. Dahil yan, naka probiotics palagi sila. Maganda yung kanilang kain. Ganadong ganado sila. Ayan o. Try ko kaya yung kamay ko ilagay ko dito kung kakainin nila. Uy! Ayan. Hindi na sila lumapit. Natakot siguro sila. Ayan. Pwede nga hulihin sila, oh. Ayan. So, dito is ang 2 kilos po natin, mga idol. Kulang-kulang 2 araw. So, mga isa't kalahating araw, ubos na po yung 2 kilos natin sa ngayon. Yan, ganun po sila kadaming kumain ngayon. Medyo malakas-lakas na. Mga isa't kalahating kilo mga idol ang 2 araw ata nila. Isa't kalahating araw ang 2 kilo, sorry. 2 araw isa't kalahating kilo. So, nagpapakain tayo dito is umaga at saka hapon at the same time. Ay, sorry, nalaglag. Umaga at saka hapon. So, 3 kainan nila mga idol. Yun. Hello, good morning. Ayan, so morning feeding tayo dito sa ating tilapia. Ayan na po sila mga idol, ang ating mga tilapia. Ayan, sige, ala, good size, market size na po ang ating mga tilapia mga idol. Oh. Ayan, grabe hanggang doon, sobrang dami nila. Ayan, oh, mga idol. Oh. Ayan, market size na yung ating mga tilapia. Morning feeding tayo sa kanila mga idol. Ayun, nandun o, nakaano, walang mga pagkain sila doon. Dito muna kayo lumapit. Ayan, nandiyan lang sila o. Oh. Ayan. Ayan o. Oh. Ay, against the light pala dito. Hindi sila makikita.
Yun yung ating mga tilapia. So, 2,000 tilapia fingerlings ang pinakawala natin dito, mga idol. Ayan, sa ating, yan. Ating 3x3 square meter circular pond. Ayan, 3,000 tilapia fingerlings. Ay, 2,000 pala, sorry. Doon po sa kabila ang planning lagyan natin this week ng 3,000. Ayan, so dito po is 2,000 tilapia fingerlings. Ayan. Grabe, tingnan nyo po. Ayan o. Takaw ng mga bunganga nila ng ating mga tilapia. Ayan, sobrang dami nila. Ayan na po. Ay, ay, ay. Parang hinihigop lang nila. Good morning everyone. Ayan. So, update lang tayo. Morning feeding ng ating mga tilapia. Nag-aantay na yung ating mga tilapia dito ng ating papakain sa kanila, mga idol. Ayan, oh. Ayan. Wala pang feeds tayong nilagay. Andiyan na sila lahat nakapila. Ayan. So, ito na yung ating mga tilapia. Ayan, oh. Ayan. Morning feeding tayo sa ating mga tilapia. Ayan. Ang ganda ng ating mga tilapia. So 2 days na lang, 3 days mga idol. Harvestin na natin. Ito ang partial harvest na tayo sa kanila. Ayan. Dito pa. Ayan sila. Ito yung ating mga tilapia dito mga idol. Ayan mga idol. So habang kumukunti yung tubig natin, nandito na yung mga naglalakihan nating mga tilapia mga idol. Oh. Yan. Yan, nasa gilid na yung iba. Yan, paikot po yan siya mga idol. Meron din dito. Oh. Yan, so ito pa yung mga natira sa ilang series ng harvest natin. Yan, dyan sila. So dito sila sa pinakagilid talaga mga idol. So yan na sila mga idol. So usually dyan po yan talaga sila maipon mamaya mga idol sa pinakagitna dahil pa slope or pa funnel type yung ating pond. Yan, dyan yan sila mamaya mag kumpulan. Yan, andyan yung mga grabe. Yan ang laki. Yan o. Yan na sila. Ay grabe. Timbangin siguro natin kung gaano kalaki ang mga to. Kung ilang kilo ang abutin ng mga to. Ang laki na o. Grabe, ang dami. Yan, so ito yung natira sa ating 2,000 tilapia fingerlings na nilagay dito 4 months ago mga idol. Yan, yan oh, grabe ang taba oh. Ang taba oh. Yan, sobrang taba. Yan. At bilog na bilog yung katawan. Yan oh. Wow. Yan. Sa mga unang na-harvest natin, siguro nakita nyo naman, grabe ang taba nila. Ang lalaki nila mga idol. Yan, malapit ng yung tubig. Malapit ng kumunti ang tubig mga idol. Ayan na sila. Siguro kukuli tayo ng timbangin natin mamaya mga idol. Yan, yan oh, grabe. Oh, grabe. Ayan. Andyan na sila. Yan, puro tilapia po yan siya mga idol. Ito yung mga natira sa ilang series ng harvest natin. Oh. Yan. Dami. Siyempre, meron talagang maliliit, hindi maiwasan mga idol. Sana yun. Ayan, oh. Yan. Na mapag-iwanan ng size. Meron talagang mga ganyan. Yan na, andun na sila sa pinaka-center. Ayan ang ating mga tilapia. Ayan. Diyan kasi oh, pa funnel type. Diyan na sila lahat. Ayan. So nagkakarga po tayo ng tubig mga idol yan. Galing po sa ating deep well yan na pinagawa bago lang. Mga 1 week na po yung ating deep well. Yan, andyan yung ating mga tilapia mga idol oh. Wow. Purong tilapia. Yan. Pwede siguro tayong pumasok. Yan, makita natin.
Yan, purong tilapia mga idol. Wow. Siguro baka mabasa tayo dito. Tingnan mo, ganito kalaki ang ating mga tilapia mga idol. Wow. Oops. Yeah. Laki. Ang kataba nila mga idol. Yan, basa na yung ating camera. Wow. Ay, grabe. Laki. Woo! Nandiyan na, puro tilapia. Yan mga idol. So, yan, ito yung mga natira sa ating tilapia. Grabe eh. Yan, kukuha tayo. So, uulamin natin. Ganito sila kalaki. Yan. Ganito kalaki na yung ating mga tilapia. Ito, lalaki. Yan. At least matikman natin at maulam. Yan. Ang dami nila mga idol. Ito mga tilapia natin. Madami pa pala natira. Madami pa natira oh. Yan. Hello, magandang araw po sa ating lahat mga idol. Ayan, so sa mga nag-aantay po ng ating cost and return analysis sa ating 3x3 meter, total of 9 square meter tilapia by flock pond. Ayan, kung may kita ba tayo or wala. So ito po yung ating mga nagastos po mga idol at saka ito yung ating na-income. Pero bago tayo magsimula mga idol, shout out at saka maraming salamat po sa Cardis Aqua Farm na nag-sponsor po sa atin ng tilapia fingerlings po mga idol. Ayan, so salamat po Cardis Aqua Farm. Ito po yung kanilang number sa mga gustong magbili po mga idol ng quality breed ng tilapia. 0948-0514-055. Ayan, please contact lamang po mga idol. Napakaganda po ng ating tilapia na nanggaling sa kanila mga idol, malalaki. Ayan, so ito po mga idol sa feeds. Ang ating nagastos po mga idol sa feeds ng ating tilapia mga idol as a beginner. Siyempre, nagta-trial and error pa tayo kung kailan tayo mag-shifting ng pagkain sa feeds. The same time, may challenge din po tayo yung availability ng feeds kasi minsan wala na available, minsan meron. Ayan. So, ang ating feeds na ginamit po mga idol is Ocialis. So, nakaubos po tayo ng Nanolis P1. Isang sako po mga idol. Ang per sako po noon is 830 pesos. 10 kilo po yan siya mga idol. Ayan. Next po is Ocialis Nanolis P2. So, dalawang sako ang ating naubos. Tag 830 pesos ang per sako. The same price sila sa Nanolis P1. Dalawang sako ang ating naubos mga idol. Ayan. So, total of 1660. So, 1,660 ang ating Nanolis P2. The same time mga idol, dito medyo malaki-laki ang ating nagasto sa Nanolis P3 dahil natagalan po tayo nag-order ng pre-starter, so walang available. So kaya nakaubos po tayo ng tatlong sako or 30 kilos na Nanolis P3 mga idol. So 820 ang bili natin mga idol, yan ay nagkakahalaga ng 2,460 pesos. Ayan. Yun yung mga maliliit na feeds po mga idol. Yan. So maraming salamat po mga idol sa nagsubaybay po sa atin mula nung nag-construct po tayo ng ating pan dito sa ating biflock. The same time, nung nagpakawala po tayo ng fingerlings, nag-apply po tayo ng ating probiotics na ginamit, pag-feeding tayo, daily update, at saka until makapag-harvest po tayo mga idol. Maraming salamat sa nagsubaybay. Ayan. So, continue tayo mga idol. So, after natin ng Nanolis P3 mga idol, medyo malaki-laki na yung size nila mga idol. Ayan, nag-start po tayo ng pre-starter na feeds. Ayan, sa bawat sako po ng pre-starter na feeds, yun is 25 kilos po mga idol. So nakaubos po tayo ng isa't
kalahating sako. Ang bili po natin ng per sako is 1,600. So, yun ay nagkakahalaga ng 2,400 pesos mga idol. Kaya, next po mga idol, grower. Ocialis grower. Hindi na po tayo nag-starter dahil medyo malaki-laki na talaga yung ating tilapia. Yan, nakaubos po tayo ng isang kalahating sako. Ang isang sako, pareha sila po ng pre-starter. Nag 25 kilos din po. Medyo mura lang yung presyo ng grower natin. Nasa 1,300 pesos. So, yun ay nagkakahalaga ng 1,950 pesos ang isa't kalahating sako po mga idol. Ayan. The same time, ito ang pinakalas nating napakain mga idol, yung finisher. Ayan, 5 kilo binili po natin. Tati po ito siya mga idol dahil hindi po tayo nakabili ng Ocialis na finisher. Ayan. I think tag 50 yung bili ko sa market noon or 52 something. So sa 5 kilo, yun po ay nagkakahalaga ng 250 pesos lamang mga idol. So total lang ating naggasto sa feeds mga idol, lahat-lahat po mga idol ay 8,660 pesos lamang po mga idol dito sa ating 9 square meter biflock pan with 2,000 tilapia fingerlings mga idol. I think size 20 ang ating nalagay or size 22 something dito nung nag-start po tayo ng fingerling stacking. Ayan, sa probiotics naman mga idol, maliban sa feeds, ayan, mayroon pa tayong others na ginastosan mga idol. So, probiotics natin, nakaubos po tayo yung bundle 1 mga idol, 2,500 plus shipping, so total of 2,600 pesos. Molasses natin mga idol, dahil every week, nagtatap up po tayo mga idol dito ng probiotics sa ating biflock pan. So, sa mga nagtatanong, ang ratio po natin ng probiotics, 5 to 10 grams ng orobiotics na nitrifying, minimix natin ng 1 kilo na molasses plus 50 liters na tubig. Yan, and then every day nagta-top up po tayo doon sa ating pond from our culture na probiotics at nauubos po yun siya ng 1 week po mga idol. So nakaubos po tayo ng 20 liters na molasses. Ang bawat litro po noon ng bili natin, 38 pesos sa Jensen. So, 760 pesos po ang ating nagastos sa molasses. The same time, kuryente po mga idol. So, ang gamit lamang na kuryente natin dito mga idol is LP100. 100 watts po yun siya mga idol. Yan. So, estimated natin mga idol, nakaubos, nakagastos tayo ng kuryente sa ating aerator. Yan, 400 pesos. Bawat buwan lamang mga idol dahil kapag araw po is solar po yung ating ginagamit. Yan. So sa apat na kalahating buwan, yan, usually ang kuryente natin papatak ng 1,800 pesos po mga idol. Yan. The same time sa tubig po mga idol. Yan dahil siyempre even no change water until harvest sana tayo pero pinasok po tayo ng hito kasi mga idol during 7 weeks old sila. Yan. So nagtanggal po tayo ng tubig. Kinuha po natin yung hito natin mga idol. And estimated natin mga idol, 500 pesos ang nagastos natin sa tubig dahil dito sa Pulumulok ang per 10 cubic dito is nasa 190 something. Ayan, dahil nawasa source po yung ating tubig that time. Ayan, ito yung ating nagastos sa tubig. At the same time, every morning kasi mga idol, nagre-release po tayo ng sludge. Ayan, kaya sa isang baldi sa isang araw, ayan na sludge ang na-release natin na tubig. Nag-accumulate po yon. Usually 1 to 2 weeks nagdadagdag po tayo pa konti-konti sa ating nabawas na tubig. So yan po mga idol, others po na ating nagastos plus feeds natin na 8,660. Total overall ng ating mga expenses ay 14,320 pesos po yan siya mga idol. Ayan. So ito na po yung mga nagtatanong sa ating update. Ilan po yung ating na-harvest total sa ating 3x3 meter na pond. Ang total ng tilapia na ating na-harvest mga idol is 197 kilos. Lahat-lahat na po yun siya mga idol. So maraming nagtatanong kasi sa first natin, previous video natin na na-upload, bakit konti lang yung ating na-harvest? Ayan, ito po siya mga idol dahil 2,000 tilapia fingerlings ang nalagay natin. So maybe meron tayo mga 10 to 15 or 20% na mortality po mga idol. Ayan,
maliban doon sa mortality kasi natin mga idol, yan, during 7 weeks old pa lang yung ating mga tilapia fingerlings, nag-harvest po kasi tayo ng ating hito. So the same time, yung mga undersized that time na ating hito, nilagay po natin dito sa kanilang tabi na pond ng ating tilapia, dahil usually kasi mga idol, kapag nag-harvest po tayo ng hito, na-stress po sila. So hindi po sila kumakain, kaya yung mga undersized, kinukuha po natin para hindi po sila ma-disturb, nilagay po natin dito sa kabilang pond, katabi lamang ng ating tilapia. So without knowing, yun pala, yung iba pala doon is nakatalon. So tumalon sila, tapos pumunta yung iba dito sa ating tilapia. After that, nanotice natin nung 7 weeks old na yung ating tilapia, mga idol, nagtaka ako bakit may ulo na putol ng tilapia dito sa ating tilapia by flock pan. So nagsuspect po ako, mga idol, na may nakapasok pong hito. Usually kasi kapag may patay na tilapia, buo naman po yun siya, hindi siya putol. So that time kasi putol. Kaya pinakawalan natin yung tubig, yung ating bioflock pan sa tilapia. Yun, sa mga nakakita po, mga idol, ng 7 weeks old na ating tilapia, yan, meron po talaga nakapasok na limang malalaking hito. So yun, nakuha natin yun siya, mga idol. So maybe, yung limang hito na yun, mga idol, maliban sa kinain nila yung putol na tilapia, meron pa talaga silang nakain ng mga tilapia, mga idol. Kaya po, mga idol, yan, naka 197 kilos. So ini-expect po sana natin mga 300 to 400 kilos sana ang ating harvest. Pero nung tinanggal na po natin lahat-lahat, hindi po siya umabot ng 200 kilos. So 197 kilos kasama na po yung mga maliliit nating tilapia, mga idol. Ayan, so yun, at least lesson learned po para sa atin, mga idol. Maybe this second natin na culture ng tilapia, for sure na hindi siya uulit ng 197 kilos, dahil maliban sa 3,000 ang nilagay nating stocking density, eh, hindi na po tayo nag-alaga ng hito ngayon, mga idol. Ayan, so wala na po tayong alagang hito, kaya for sure na tataas po. At saka syempre, mga idol, as a beginner, I think not bad naman po na makapag-harvest po tayo ng 197 kilos dito lamang po sa ating maliit na 9 square meter na pond, biflock pond, mga idol. Ayan. At the same time, mga idol, yung 197 kilos po is hindi po natin yun siya lahat-lahat na ibenta. So ang naibenta lamang po natin is nasa 180 kilos, mga idol. Dahil yung 17 kilos po noon, mga idol, syempre marami po tayong undersize. Yun, inulam po natin, at the same time yung iba inulam natin. Kaya yun, nasa 17 kilos ang hindi natin binenta, kinonsumo lamang, mga idol. Yan, yung iba po is inihaw natin dito. Yan, at saka nung unang araw natin na nagkuha, inihaw natin, mga idol. So ang 180 kilos na ibenta natin, mga idol, ng 150 pesos per kilo. Ayan, maraming salamat pala sa mga subscribers nating pumunta dito sa bahay, at saka mga kaibigan, at saka workmate po, mga idol, na bumili ng ating tilapia. So yun po is nagkakahalaga ng 27,000, yung 180 kilos times 150 pesos. Ayan. So yung gross income natin, mga idol, is 27,000 pesos. Kaya mamainusan natin ng ating mga expenses, total na 14,320 pesos, mga idol, na ating expenses para sa ating feeds at saka other na mga expenses, probiotics, molasses, kuryente, tubig, mga idol. Ang net income lamang po natin, mga idol, is nasa 12,600 something or 12,700 pesos, mga idol, ang ating net income. Ayan, so yan po ang ating total na net income, mga idol, nasa 12,000 mahigit lamang po, mga idol, sa ating first culture ng ating tilapia dito sa ating Bioflock Technology Pond, kung saan meron po tayong 2,000 nilagay na tilapia fingerling sa ating 9 square meter na pond. Ayan, the same time, after po ng harvest natin, mga idol, yan, maglalagay po ulit tayo ng another tilapia fingerlings. So maraming salamat po, mga idol, sa Cardis Aqua Farm, nagpatuloy na nag-sponsor sa atin ng tilapia fingerlings na gagamitin dito sa ating biflock pond. Ayan. So next, after ng 2,000, 3,000 tilapia fingerlings na po ang ilalagay natin dito sa ating dalawang 3x3 meter na pond, mga idol. So medyo kambal po ito siya. So nauna na po tayong magpakawala ng ating 3,000 sa kabila. At the same time, this week is magpapakawala na rin po tayo another fingerlings dito sa pinagharbisan po natin ng tilapia natin, mga idol. Sana pala rin, at sana po, mga idol, wala tayong problema na ma-encounter kasi medyo high stocking density po tayo sa ngayon. Ayan, salamat sa, at saka i-monitor lang po natin siguro ito lagi.
Yan, maraming salamat po mga idol sa mga nag-subaybay po sa ating tilapia fingerlings. Sa mga nagtatanong po mga idol, you can contact us sa 09855-79898 po mga idol. Ayan. So sa mga nahihirapan po mga idol kung paano sundan yung ating biflock pond, ayan, dahil medyo marami-rami tayong video kasi na na-produce, yung daily update natin at saka pond construction from the start. So panoorin nyo po mga idol this week, mag-upload po ako ng biflock technology na compilation ng ating video sa tilapia po mga idol, from the start, from the pond construction, pagpapakawala natin ng fingerlings, daily feeding at saka daily update po natin mga idol, paglagay ng top up na probiotics until mag-harvest po tayo mga idol. Ikukumpile ko po para medyo hindi nyo na po ito siya mahirap sundan. So maraming salamat po mga idol. Happy farming po sa ating lahat. Bye bye. God bless.